May papagawa tayo dun sa binili kong ano, PCX 160. And medyo kasi mataas siya. So tumingkayad ako gawa nung yung sa gulong niya, medyo nagkamali ako ng lagay eh. Medyo napataas ang konti. So papababaan natin, papalowered natin. So eto, yan. Kinalas na yung mga fairings niya. And eto si Boss. Boss, ano pangalan niyo, Boss? Jander po. Jander Madrinyan. Ayun. Si Sir Jander, yan. So marami-rami na siyang na-lowered na mga PCX. And kaya tiwala ako dito kay Boss. Kaya ito, ang sinisimulan niya dito muna sa bandang likuran. Papalitan yung shocks. Sir, invite nyo sila sa service nyo at kung ano-ano pa para malaman nila kung saan nila kayo kukontakin. Yung mga gustong magpa-lowered ng ano, ng motor nila, PCX 160, gumagawa tayo ng lowered, tas semi-lowered, depende po sa gusto nyo. Okay. Kung semi-lowered, madalas pang daily. Mm-hmm. Tas yung lowered naman yung mga pampormahan. Oo, yun na. Kasi mga Pilipino, ano eh, medyo bitin tayo sa height eh. Yun nga. Hirapan tumukod. Yun. Kaya yan. Saan nila kayo pwede makontak, Boss? Sa FB, Jander Madrinyan, yung profile ko dun, yung profile picture ko, yung mm-hmm. kasama ko yung anak ko. Okay. PM nyo lang ako kapag ano, gusto nyo mag-avail. Oo, yan, yan. Pag-usapan na lang natin yung ano, yung kusan yung location. Ayun. So yan, napakadaling kausap niya si Boss Jander. Saglit lang, PM lang, tapos location and yung price, madali lang naman. So kontakin nyo lang siya if may mga gusto sa inyo magpa-lower dyan at kung ano pa mga servisyo. And yan, check natin. So mabilis lang pala siya. Ang pinakamatagal lang dito, Boss, yung pagtatanggal na itong mga ano, parang ganun, kaha, no? Opo, kasi medyo ano siya eh, maselan. Maselan. Oo. Ilalagay natin yung YSS DTG mm-hmm. na 335mm. Yun. Saktong-sakto to, semi-lowered lang. Ayun. Hindi babang baba, no? Sakto lang para makatungtong sa sahig. Sakto-sakto lang. Ayan. Kasi ayaw din naman ng iba na masyadong ano eh, masyadong mababa. Bago sa saktuhan lang, no? Saktuhan lang, pang daily lang. Okay, ano lang to? 335mm, sakto-sakto lang to. Madali. Madali ba yan, ano, sir, itawag dito, yung i-adjust-adjust? Meron ba yan? Opo, meron siyang adjustment dito. Luluwagan nyo lang yung alin na maliit na tornilyo. Tapos, pipihitin nyo siya ng pakaliwa pag gusto nyo yung palambutan. Mm-hmm. Tapos, pakanan kapag gusto nyo siyang patigasan. Mamaya, Boss, mamaya pakita nyo sa amin kung paano. Okay. Pero usually, kapag ganitong mga around mga 60 kilos, 70 kilos lang naman yung rider, mm-hmm. hindi na to ina-adjustan yung as is na lang. Oo. Paano pag laging, kagaya ko, nasa 80 plus ako eh. Mga siguro, baka 86 na ako ngayon. Tapos may OBR pa ako, madalas may OBR. Kaya naman to, lalo na pagka ganitong bago, matigas siya. Oo. Pero habang tumatagal, dun mas gumaganda yung bounce niya. Yung bounce niya. Ah, okay. Nakabit na yung isa. Yung isa naman. Ay, may mga tools pa pala yan. Oh, may sarili siyang tornilyo na kasama kasi mm-hmm. yung stock hindi po pwede. Ah, hindi kakasya dun sa ano. Opo. Kaya kailangan yung kasama yung dun sa provided shock. Niya na mm-hmm. tornilyo. Oo. Dalas dito, maganda dito ang ginagawa, yung ilalim muna yung ilalagay natin bago para ibabaw. Mas madali kasi mag-shoot dun sa taas eh, kaysa dun sa ilalim. Ah, okay. Diba, depende sa inyo kung sanayan kayo mas sanay.
komportable ganun. Pero since kayo, saray kayo talaga sa una sa baba. Sa baba. Oo. Pero maganda na tong modelo na to, sir, itong DTG, DTG, no? Opo. Ito yung okay na yan. Okay na okay siya kasi wala na siyang tawag diyan. Hindi siya sumasaya do sa disc. Oo. Madalas kasi nagiging problema lalo na do sa mga YSS na G series. Sumasayad. Sayad yung disc, itong disc na to, mm-hmm, dun sa may ilalim ng shock. Oh. Yung iba, may mga gumagawa, nilalagyan ng washer para medyo lumayo yung shock. Kaso, may ano ba yun? Kaso ako, hindi ako gumagawa nung kasi parang lumalayo yung shock eh. Oo, medyo lumalayo. Tumatabing eh. Nakawala sa alignment. Pangit yung ano niya ngayon. Yung iba naman, meron naman ako na-encounter, naka G-series siya. Mm-hmm. Hinayaan na lang niya na sumabit yung ano, yeah, sumabit yung disc, tapos napudpud na lang siya. Pero okay pa rin yung disc? Okay naman. Naupod na lang. Ang napudpud, yung shocks, yung ano naman, yung disc, hindi naman napudpud kasi mas matigas yun eh. Mas matigas, matibay yung bakal ng disc. Mm-hmm. Yung shock yung napudpud. Pero hindi naman sobrang hindi naman, ano? Konti lang. Kasi manipis lang naman siya eh. Konti lang naman yung sayad niya, hindi naman ganun kalaki. Ah, pwede rin naman pala yung pag hinayaan. Pwede rin naman. Yun nga lang. Isang linggo sigurong gamit. Gamit, no? Tapos, swak na rin. Swak na rin. Okay pala. Depende talaga eh. Depende rin sa ano eh. Mm-hmm. Eh, sinasabi ko lang doon sa mga nagpapakabit yung mga pwede mangyari ngayon. Kung payag sila na gano'n, di gano'n gagawin natin. Mm-hmm. Ilan lang mababawas dito, sir, sa unahan? Bababaan natin siya ng 1.5 inch. 1.5 inch daw bababa dito. Para medyo magbalance siya. Itong 335, ilan yung inch na nabawas doon sa original, sa stock niya? Nasa 1... Yan yung kanina. 18 inches. Okay. Kasi 365 millimeter yung stock. Nilagyan natin siya ng 335, bale yun ang difference niya. 30 millimeter yung ano niya, yung difference niya. Yung nawala. Pag kinonvert natin siya sa inches, 1.18. Oo. And sabi naman ni Boss Janber, hindi naman daw sasayad sa humps to. Kasi hindi naman din ang ang babawas. Pag sa ilalim kasi mas mahirap eh. Medyo tago kasi dun. Kasi igaganon pa, no? Oo, i-shoot. Oo. Kaya inuuna ko nang i-shoot yung ilalim. Dito itataas lang o ibababa. Sasalpak lang, no? Wala naman kayong oras, kahit hanggang ano oras, basta meron. Wala naman po. Basta kaya, basta may pwesto. Oo. May pwesto. Kahit saan lugar pa yan, kayang-kaya ni ano yan, ni boss yan. Basta yun nga, no? May kayang puntahan, may pwesto. At saka, kailangan daw mabait. Maganda dito sa YSS DTG, yung ano niya, bushing niya, mm-hmm, hindi mo na kailangan ilipat kasi malaki siya. Malaki? Oo, sakto. Sakto na. Oo. Yung isa kasi yung parang DTG na 305, maliit yung bushing, maglilipat pa. Lilipat pa. So dagdag abala pa yun. No? Ang pag nag-a-adjust ka, ang nagbabago lang yung ito, yung spring lang. Kinocompress lang yung spring para mas tumigas siya. Pero yung length niya, yun na yun. Okay. Okay. Yun lang naman yung adjustment niya, preload lang. Hindi siya katulad ng mga may iba pa eh. May rebound dumping, yung... Mm-hmm. Nako-control mo yung bilis at saka bagal ng pagbalik niya. Sa kagaya ko, kailangan ko ba nung may mga ganun pa o sakto na yan? Sakto na kasi yung gumagamit lang naman ng mga ganun yung mga nag-re-racing. Nag-circuit, ganyan. Oo. Pero pag sa mga daily road use lang. Sundo-sundo lang, ganun. Okay na tong ganito. Pwede na, okay. Tapos babalik nyo na, boss. Apo, boss. Ayan. Makabit mo naman yun. Then, next na ito. Tapos yung sa harapan. Mm-hmm.
Kailangan mo siyang ingatan. Oo, no? Kasi kakaiba yung ano eh, yung ano ng Honda. Ah, iba ba siya? So, ayan na, nakabit na yung shock natin, no? And, ayan, tumaas na nga siya. Tumaas yung gulong, so bumaba na siya, ibig sabihin. Ayan, ayaw. Ganda. Ganda ng pagkababa niya sa likod, ah. Harap naman. Ito, hindi naman mahirap to. Medyo. Sakto lang. Hindi mahirap din. Ayan, ito naman. Oh. I-re-repack daw yung tawag dun. Oh. So, babawasan siya ng 1.5 inches. No? 1.5 inch boss. Hindi naman daw issue dyan yung ano. Yung sasayad sa mga humps. Pwede pa naman daw. Since semi-lowered lang, no? Semi-lowered lang daw kasi yan. Kunyari sir, magpapalagay ako ng ilaw dito. Mini driving? Oo, kakayanin pa rin kaya yan pagka nilowered to. Yung sa labas na lang siguro, labas pag na dito kasi baka tumama na eh. Hindi na kaya. Hindi no? Na kaya. Ah, sige sige. Kasi bababa, tatamaan to. Ano pag makaliko? Makaliko siya. Medyo delikado na. Hindi yung nababasag agad. Yan yung mahirap yung mga ganun pa. Dapat pati sila rin mga senador na nagtatanong, dapat nakalay detect. Oo, meron din dapat. Para matas, matas. Hindi yung ano lang. Yun. Ilang ganyan yan? Ito pang kabila pala. Kapag ka ano, kapag hindi pa siya nagkakabit, huwag muna. Yung sa likod, parang nung nagpapalit ako ng gulong, parang ano, nung tumaandar pa siya ng konti pagka naka-center stand, no? Nabawasan ng 1.5 inches boss, no? Inch. Kasi ito yung 335 na shock suspension. So ayan, detest natin kung okay ba siya. Kung abot ko na. Kakabit pa wala ako ng bukas siguro. Pwede yan. Tinatamad na ako. Alis pa ako eh. Bukas maano ka. Okay. Ayun, bumaba. Ano pa pwede mong gawin dyan na flat seat? Ha? Flat seat. Flat seat naman. Saan? Wala naman problema to. Wala pa boss. Kaya pa yun. Okay naman. So ayan mga katrip, no, na-lowered na yung motor kahapon. So hindi ko na na-continue kasi sobrang gabi na eh. Hindi na kami kahapon and hindi ko na na-videoan. Masyado ng malabo yung itsura ng video. Ngayon na lang, so, medyo maingay nga lang dahil nasa labas tayo. So ito, lowered na siya. So agayon yung gulong ko sa harap is 110 by 80.
14. So, ang stock ng PCX is 110 by 70, 14. So, medyo, kung nga paano na naman siya, okay na siya. Kumpara nung hindi ko pa siya napapalower. So, ganito yung itsura niya ngayon dahil na-lowered na siya, no? Tingnan niyo. Yeah! So, ayan. Mas abot ko na siya ngayon. Hindi kagaya nung hindi pa siya na-lowered. Ganito ako nun eh. Tiptoe talaga ako. Pero kaya naman, kaya naman. By the way, ang height ko nga pala is 5'2". No? And tiptoe, pagka umaanda, ganito. Pag may OBR, mas mababa. Okay naman pag may OBR. Pero ngayon na-lowered na nga siya. So, ang shock sa likod is 335mm. Tapos 1.5 inch yung nabawas sa unahan na suspension. So, yan. Tingnan nyo ngayon. So, ito na ngayon yung ano ko, yung abot ng pako sa ground. So, kaya mas abot-abot ko na siya ngayon. Okay na siya. So, ayan, tingnan nyo na lang yung clearance sa baba na yung check nyo. So, para sa mga ano, no, sa mga may height of 5'2", okay mag-followers, makakabot nyo. Lalo na pag nag-drive kayo, hindi kayo mahihirapan lalo sa mga maneuvering, mas okay siya and mas stable. And so yun lang, so sana nag-enjoy kayo sa pagkasama sa amin sa pag-lower nitong PCX160. And next time kita-kits ulit tayo. Medyo lumalabo na yung sarami ko, nag-moist na eh, no? Salamat, bye-bye.